nakakaangat-angat sa pamilya at pag merong mga family emergency, lalo na medical sila. Emergency, ay sila ang ano ba tawag sa kanila? Sila ang prime mover. Perpetual help. Prime mover. Prime mover or perpetual help. Perpetual help. Okay, okay. Hello mga ka-Arki. Ayan, hello. Kamusta? And I hope you're all doing well, staying safe, staying healthy, no? Lalo na ngayon. Grabe. Lumabas na ba kayo? Dami ko na nakikita mga tao sa labas eh. Lumabas na. Ako na kami in anticipation of mahal na araw talaga. So All Souls Day. Undas, ayan, pumunta na kami ng pansyon, ng sementeryo. Pumunta kami ng sementeryo. Ayun, para na mauna na, inagapan na namin. Ayan. Naisip natin na i-discuss today, no? How do you handle a medical emergency as a family? And one of the reasons kung bakit naisip din natin ito dahil may mga personal experience tayo about it, di ba? So ano to, kwentuhan to, alak yes. na lang ang kulang. Oo nga, ako siguro muna yung magkikwento. Which is in recent weeks lang na yung father ko kasi parang medyo nahihirapan daw huminga. And binili ko sila ng oximeter eh, kasi nga di ba, COVID. COVID season. And like I always tell them na check regularly. And bumaba yung oxygen level niya, parang nagna 90%. Ang pinakamababa niyang naisulat at nai-report sa akin, 84%. So, syempre, ang alam ko kasi, sinabi nung doctor friend ko, 95% and up lang dapat eh. So, the moment na nag 84%, para sa akin, medical emergency na to. Dali na natin, punta na tayo ng doktor at the very least or sa ER para magpa-check up. So, it turned out na hindi naman siya life or threatening, buti na lang. COVID negative din naman yung father ko. Pero meron kasi nakita nung in-x-ray and ultrasound yung lungs na merong fluid. Yung lungs and kailangan siyang i-drain. So that was the medical emergency in the family. Of course, hindi mo naman pwedeng patagalin yung tubig sa baga mo, but I was happy na hindi siya life or death situation, no? But of course, sa mga iba nating mga ka-Arki siguro na experience sila similar. Well, in my case also, na yung na-stroke yung nanay ko or yung na-stroke din yung tatay ko, na-stroke na rin yun, inatake na rin ng asthma yun. And yung mga sudden na kailangan isugod sa hospital, yun. Ano ba yung logistics and dynamics and ano ba yung mga dapat nating isipin as a family? So yun yung ating i-discuss or pagkikwentuhan ngayon dahil I think malaking bagay or malaking part nung pag nangyayari itong situation na to is syempre yung finances, no? No, oo, sino naman. Ba yung magbabayad? Doon na ba tayo? Yun na ba yung... Hindi naman. Ikaw, Rienzie, ano yung nangyari sa inyo? Ako, marami na rin kasing emergency na nangyari sa pamilya namin before. Yung tatay ko, parang nagka-complication sa operation niya. So, seemingly dapat harmless operation, tapos biglang may naiwan lang sa loob, so nag-sepsis na siya, so he was like 2 weeks sa ICU, ganyan. And ayun nga, tawag nito, may mga emergency rin na yung mga communicable diseases na ganyan. So syempre pag ganun, medyo alisto ka, di ba? So that's why I could totally relate kasi ako panganay ako sa pamilya. Ako rin panganay rin ako. Ikaw ba, Marion, panganay ka ba? Panganay din, panganay. Wow. Firstborn. So syempre bilang panganay talagang ikaw ang mag-aasikaso,
ikaw ang tatanungin, di ba? Kapag may mga ganyang pangyayari. And, well, sa totoo naman, actually, no, minsan hindi yung panganay yung tinatanong at minsan yung hindi yung panganay yung nagdi-desisyon, di ba? Minsan, kasi may kaibigan ako, ganun din, hindi siya yung panganay. May ate siya, siguro mga pangatlo pa ata siya sa pamilya, no? Or pang-apat, out of five or six. Pero siya yung nagdi-desisyon. Dahil? Alam niyo bakit? Kasi siya yung may pera. Oo, yung breadwinner. Or, yeah, usually siya ngayon. So, malas mo, kapag ikaw na yung panganay, ikaw pa yung pinakamaking kinikita. How lucky can you get? But, ganun naman talaga eh. I mean, siguro, kaya ganun. Kasi, syempre, ikaw yung naglalabas ng considerable amount of money, medyo maraming nakataya sa'yo. So, siguro, people would, you know, look up to you, would defer to you kung anong kaya mo, di ba? Kung anong pwede mong maitulong or mailabas. So, kumbaga, parang siguro yun yung parameters or limiting factor pagdating sa mga decision na ganyan. Ayun. Tama. Pero sa so, itong naman, video na to ay para sa mga ano? Dedicated. Dedicated. Sa mga panganay. So, not necessarily firstborn, but yung mga medyo nakakaangat-angat sa pamilya. Pag merong mga family emergency, lalo na medical sila. Emergency, ay sila ang, ano ba tawag sa kanila? Sila ang prime mover. Perpetual health. Prime mover. Prime mover or perpetual health. Perpetual health. Okay. Eh, kayo ba, Marion, sa inyo, sa case mo, ano bang situation? Sa amin kasi, dalawa lang kaming magkapatid. So, ako yung panganay, and then may sister ako na nasa Singapore din. So, ako talaga. So, alam ko kasi yung parents talaga mo nandito sa Pilipinas, so automatic nga ikaw kasi ikaw yung nandito. Oo. I think challenge din, no, kapag marami kayong magkakapatid. Kasi, syempre, yung dynamics niyan mas iba, eh. Yung sa misis ko, may mga kape-kape pa yan, eh. Minsan, yung mga nauna, magkakakampi. Yung mga medyo nahuli, magkakakampi. Oo, may ganun din. Talaga, hindi ko naman na-experience yan. Sa misis ko naman, ang situation, binibiro ko siya. Sabi ko, ano ka pala? Events planner ka pala at logistics manager, ah. Kasi pag may dadabas, may pupuntahan, ganyan, may event, talagang kinukonsulta pa yung misis ko, no? So, ano din eh, yun talaga eh, yun yung mga nakaatang sa ating mga pinagpalang mga panganay or breadwinners, no? Na responsibilidad. So, madalas, no, ikaw yung financier. Ikaw yung financier. Ganun talaga, I mean, syempre, they're your parents, they're your brothers and sisters, ikaw naman ang pinagpala, di ba? May naging kliyente din ako dati. Sa mga magkakapatid, sila yung, they're the couple na walang anak. At since walang anak, kapag may kailangan sa pamilya or sa magulang, ang excuse, no, or ang ginagawang dahilan, kuya, kayo naman yung walang anak, so pwedeng lion share or majority ng ginagastos sila. Ayun. Kadalasan o kalakihan, parang ganon, sila yung gumagastos. Yes. Isa sa mga gusto natin pag-usapan is, yun nga, kapag mayroong medical emergency sa family, usually, yung sibling or yung family member na may pinakamataas ang sweldo or yung panganay, napapansin ko kasi, most of the time, sila din yung parang nagiging quote-unquote leader wherein lahat ng mga kapatid or yung ibang kamag-anak or kapamilya, siya din yung tinatanong, no, kung ano yung gagawin natin. And I think yun din yung pagkukuwentuhan natin para maiwasan yung pagpanic, and especially if you're that person nga na ito yung mga considerations mo, ito dapat yung mga iisipin mo para mas hindi maging magulo yung proseso ng pag-handle ng emergency, dahil since ikaw nga din yung majority na magbabayad, at least hindi mapapalaki yung babayaran mo because of unnecessary mistakes, no? And siguro ako, I'll just share, no, nung nalaman namin, nung nagsabi yung tatay ko na mababa yung oxygen level niya, ang naging initiation ko talaga is sino yung pinakamalapit sa tatay ko na pwedeng magdala sa kanya sa doktor or sa emergency room. So, I think
yung first responder kasi nga emergency, di ba? Oh, dapat first responder. Dapat level-headed ka para isipin sino yung mga unang kikilos and sabihan mo na sila, make sure na ma-address muna yung mga urgent na concerns. Sino magdadala sa hospital, paano. So I think yun yung unang ano, yun yung unang iisipin na yung first responder na role, no? Oo. Tama. At sa first responder, ang idadagdag ko diyan, hindi ibig sabihin na ano eh. Kasi di ba sa magkakapatid, merong mas responsable. Kung ano yung mas responsable nakatira sa North Caloocan. Tapos yung parents nasa Alabang. Di ba? Hindi mo, kung yung ibang kapatid, hindi mo iaasa sa nakatira sa North Caloocan yung parents mo na nasa Alabang. So, proximity. Tama yung proximity. Oo, tulad nga yung sinabi ni Sir Fitz, dapat kayong magkakapatid, usap-usap kayo na ang first responder doon sa bahay ng magulang natin na nasa Alabang ay yung malapit sa Alabang. Mm-hmm. That's right. And ayun nga no, bukod pa doon siguro, if I may add, okay? Kailangan kung ikaw yung panganay or ikaw yung nagde-desisyon, no, dapat level-headed ka at all times. You know. Mm-hmm. So, ako ganun ako kasi pag mga family emergency, so super rational ko minsan. Naaway ako kasi parang wala raw akong emosyon, parang gano'n. Pati ba naman yung iniisip ko? Eh, ako naman kasi, I always prepare for the worst case scenario. Which is, like for example, death. For example, di ba? This is death, di ba? That's the worst case scenario. Kasi, ang philosophy ko naman, magluluksa ka rin na naman eh. I mean, malulungkot ka din, di ba? If that, of course, you hope for the best, di ba? Sabi nga, hope for the best, prepare for the worst. Now, if the worst happens, and this is me, ako parang I'd rather na malungkot ako na alam ko yung ginagawa ko kesa malungkot ako na hindi ko alam yung gagawin ko. And there's a very, very big difference. Kasi kung malungkot ka kasi, you know, death throes na or the worst things happen, hindi ka na makakapag-isip eh. Hindi mo na maisip yan yung mga investment, ganyan-ganyan, withdrawal, ganyan-ganyan. Hindi mo na maiisip yun kasi you're just in the moment. And of course, it's understandable. But versus, if for example, naisip mo na po pwedeng mangyari yun, pero nakapag-prepare ka na, so habang nangyayari yun, at least medyo parang off the shelf na lang. Diba? Off the shelf na lang na. Of course, syempre, talaga magluluksa tayo, pero yung habang nagluluksa ka, eh, may mga naayos ka na. Like for example, ako ba, sa akin, kapag ka nangyari sa akin to, may mga instruction na ako na, oh, pag namatay ako, then sabi ko sa wife ko, ang kukontakin mo sa investment, sige rito, kasi marunong yan. Okay? Mga ganong habilin. At least, alam na ng wife ko yung gagawin. Or, kapag ka, kunari, medyo maluba na, then bibigay ko na yung password ko, ganyan. Or, magpipresign na ako ng mga redemption sa investment or sa banko para matransfer na yung mga dapat matransfer. Kasi syempre, kapag natigs na ako, hindi na magagawa yun. So, maiipit. So, pagbayaran ng bills, maiipit na. And of course, kasama din doon yung mga documentation. So, ayun nga, pag ganyan, ako hinahanap ko agad kung nasan yung mga documentation ng insurance, health insurance, yung mga PhilHealth number, and sa totoo lang, umaabot ako sa hinahanap ko pati yung St. Peter. Yung memorial. I mean, kasi again, no, nabasa ko yung isang libro. Sabi nga, always plan for the worst because if the worst happens, then every other thing would be pleasant surprises. Para at least, I mean, kumbaga, kung hindi nangyari, then well and good, di ba? Hindi mo siya nagamit. Pero kung nangyari, I mean, just imagine yourself, di ba? Nagluluksa ka, naghahanap ka ng insurance policy, nagluluksa ka, stress out ka, wala kang tulog, di ba? Daming visit, tas maghahanap ka ng stock certificate. So, syempre, parang unthinkable, di ba? Versus, na nakahanda na yan, then parang grab and go bag lang, di ba, Fish, yung pinag-usapan natin. Nahanda na yun. Hindi sa pinapatay mo na, alam mo yun, parang hindi sa pinapatay mo na yung tao, pero parang whatever happens, di ba, parang spare tire lang, hindi ka naman naglalagay ng spare tire sa kotse mo kasi gusto mong maflatan, di ba? Maflat tire. Di ba? Maflat tire. Nandiyan lang yan, just in case, di ba? So parang yun lang, parang
grab and go na lang siya. So yun, ako umaabot ako sa puntong gano'n na minsan parang it might come across na insensitive. Pero yun nga, sinasabi ko sa wife ko, eh pag doktor nga, di ba, parang siyempre gusto nyo talaga mabuhay ang pasyente. Pero at least, a worst case scenario, di ba, may mga protocol sila na ganito gagawin. So handa, yeah, handa rin sila. May bigla akong na-imagine na, kunwari, may medical emergency, di ba? Ano bang preferred mo na doktor? Gusto ba yung doktor na cool and calm o yung gusto mo yung doktor na nagpapanik din? Hala-hala! Diba? So gusto mo yung kalmado o pa, din yung doktor, di ba? O dun pa lang magbabasa ng libro o dun pa lang magbubuklat, di ba? Tama. So in a way, what you're saying is, especially if you're the one na medyo inaasahan ng family, level headed. Pag merong medical emergency, so as mentioned earlier, address the emergency first, hanapin mo kung sino yung pwede magdala sa hospital. And then after that, it's an advantage to be level-headed right about it. Sabihin natin na very methodical. So, mamaya na natin isipin yung emotional, no? Kasi siguro maganda nga na i-remove mo muna yung situation mo kung pwedeng hindi ikaw yung hindi ka kagad sumugod sa hospital. Kasi meron namang andun yung kapatid mo or whoever. You already know na meron namang kasama. So siguro it might be a good idea to, before you go to the hospital, you sit down first and then try to list down ano ba yung mga kailangan gawin. No? Kasi that's right. In different scenarios, scenarios. Like the best scenario, ito gagawin. The worst scenario, ito yung gagawin. Ito yung kailangan. Different scenario. Scenario. Tama. Kasi kahit na makarating ka agad sa hospital, if your family is still being treated, wala ka rin maiko-contribute doon, di ba? So, o hindi mo alam yung insurance policy. Hindi mo alam yung insurance policy. Hindi mo, kumbaga, bayaran na tapos nakalimutan yung insurance policy. Hindi niya alam kung saan hahanapin, di ba? So, it's important to list down ano ba yung mga kailangang asikasuhin, ano ba yung mga possible scenarios para pag dumating yung mga situation na yon, meron ka ng mga naisulat na pwedeng gawin, no? So basically, it's thinking about the logistics of the situation, if we can say that, no? And I think that's a very good tip, especially, well, ako, bigla ko naalala ulit naman yung na-stroke yung nanay ko, yung kapatid ko naman yung kasama, no? Nagdi-dinner sila, tapos napansin na bumababa or tumatabi niya yung mukha. So, naidala ka agad sa hospital, pero again, ako yung tinawagan. So, hindi na ako susugod sa hospital kasi alam ko kasama na yung kapatid ko. What I did was, again, before ako umalis ng bahay, nilista ko muna, ito yung mga kailangan ko, et cetera. Tapos, tinawagan ko na kagad yung isa kong kapatid na alam ko, siyempre, pag na-stroke ka, hindi naman outpatient yun, di ba? Sabi ko yun sa isang kapatid na, pumunta ka na sa bahay, tapos mag-impake ka na ng mga damit, di ba? Kasi, siyempre, mag-sustay na yun doon, di ba? That's right. So, yung mga ibang logistics, kinoordinate ko na doon sa mga kapatid ko, tinawagan ko na rin yung pinsan ko, tapos inisip ko na rin ano yung mga kailangan kong gawin, etc. So, yun nga, I did all that before rushing to the hospital. Parang gano'n, di ba? So be level-headed about sa mga agree. Sa mga pamilya na ano na higit pa sa dalawa, tatlo o lima sina magkakapatid, paano malalaman kung sino yung best person na level-headed? Na siya yung kukuha ng mga dokumento, siya yung magpre-prepare ng logistics. Para sa akin kasi ang naisip ko diyan, no, sa wife ng family ko as an example. Find someone sa inyong magkakapatid na sociopath. May psychopathic tendencies. Yung walang empathy, no, mababa yung empathy. hindi naman. Mga stoic. Sa akin ano, yung one word siguro, yung meticulous. Kala mo totoo 'yan. Meticulous. May ano sa inyong magkakapatid, may isa diyan na meticuloso. Tapos may isa diyan na cool.
So, siguro sa past, di ba, pag may emergency, may nakagat ng aso, so habang yung ibang members of the family nagpapanik, may nakikita ka dyan, isang kapatid ka dyan na parang relax lang siya. Hindi sa wala siyang pakialam, pero parang kalmado siya. So, baka siya yung person, or hindi naman baka, so probably siya yung person talaga na pwede niyong i-assign ng ganung role, na siya yung hahawak ng mga dokumento, o baka accountant siya, or engineer siya. Kasi, di ba, pag kumilos, dapat yan, dapat exact. Di ba? So, part of what he's regularly doing is something that you can use, di ba, para sa emergency. That's right. Kasi kung lahat kayo, mag-iiyakan lang at magpapanik, walang mangyayari sa inyo. I mean, paano kayo magbabayad ng insurance? Paano kayo magbabayad ng bills sa hospital kung lahat kayo naghahagulgulan? I mean, you know, so kumbaga, ganun talaga. May family dynamic, may kanya-kanyang contribution. Yung iba siguro, financial ang suporta, yung iba labor, di ba, labor ang support, or service yung suporta, or yung iba emotional support, di ba, or yung iba pwedeng prayer warrior, yung tagadasal, kasi yung isa hindi ma- yeah, so kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang ano yan, role yan sa pamilya. I-assign mo pa rin ba yan? O ikaw ang magdadasal, ikaw yung taga-bili ng pagkain, ikaw yung taga... toka-toka na yan, toka-toka. No, toka. But I think we've discussed a good amount of tips, no? Basta, siguro, ang pinaka-lesson natin dito is, iba pa rin yung prepared ka, no? That's right. Meron kang... emergency or medical directives, meron kang mga health insurance, HMO, life insurance, kung meron kang mga senior citizen na parents ay naasikaso mo yung kanilang PhilHealth membership, di ba? Kasi ibang bagay pa rin yun. Yung kanilang senior citizen card. Tapos, kapag nagkakasama-sama kayong pamilya, I think there's no harm in discussing na alam mo yun, yung mga possible scenarios na o pag may emergency ba tayo, especially ngayon COVID, hindi natin alam, biglang may isang nilagnat, di ba? So saan bang mga hospital yung preferred natin? Ano ba yung logistics natin? Tapos siguro we can also already give mga initial rules na okay, pag ganito yung nangyari, ito yung mga gagawin natin. Parang ano lang, no? Mental exercise habang nagkikwentuhan. I think dapat nating tanggalin yung mindset na kapag pinagkwentuhan mo, mas mataas yung chance na mangyari. May mga ganun kasi. Ibili ka lang memorial plan para pinapatay mo sila. I think ano, we should change, no? So, normalize talking about death. Sinasabi ko nga, in the family, that's siguro. Right, that's right. And I agree with that. No? I mean, it's a fact of life, diba? Sinasabi nga sa asawa, and she's a doctor, she's faced with death every day. And yun na nga eh, ako, I personally believe, lahat naman namamatay, diba? We all die. It's just a matter of when and how, diba? It's just a matter of when and how. And I think, no, pinaka-importante, when and how, and are you prepared? Sa akin, ano eh, be open to communicate itong mga bagay-bagay na to, like yung password, di ba? At least sa misis mo, di ba? You share those things kasi nga kapag may sino yung ahente sa'yo, mo? Sabihin mo na kung sino yung ahente mo para kilala niya. And, sorry, Marion, by the way, before I forget, kapag halimbawa, senior citizen ka na, parang hindi lang dapat nakahanda yung mga ganun mo, pero i-communicate mo din. Communicate mo din sa family members mo. Communicate kasi nakahanda nga sa'yo tapos hindi naman nila alam kung saan kukunin, di ba? So communicate din, communicate para hindi sila maghahanap pa at magkagano pa sa cabinet. So lastly, kayong magkakapatid, utilize your strengths. So may kapatid dyan na metikuloso, so siya yung maghahawak ng documents, may kapatid dyan na maalaga, siya yung caretaker, may kapatid ka dyan na ready to go, di ba? Yung bibo, o siya yung first responder. Diba? So, utilize yung strengths ninyong magkakapatid. And again, since you're working with strengths naman, dapat maging madali na lang yan eh. Diba? Ang mahirap yung weakness ng kapatid mo, kunwari weakness niya, financially challenged siya yung pagbabayaran mo, wala talagang mangyayari dyan. So, go back to your strengths kayong magkakapatid. So, you know that kasi you know your family dynamics.
Agree. That's a great final advice. So, mga ka-Arki, we would like to hear your thoughts about this topic that we discussed. So, share your opinion and share your stories sa ating comment section and we'd love to hear it. And kung nagustuhan nyo itong ating video, please remember to give it a thumbs up and share it to your friends. And please remember to subscribe to our YouTube channel. And ano yung i-click nila, Marion? Hiramin natin sa laging sinasabi ni Adriel, hit the notification bell so that you will not miss a thing. Alright, so with that, nako, maraming salamat sa mga ka-Arki na nanood itong video to. Thank you, Rienzie, and thank you, Marion, for joining me. And hanggang sa susunod dating video ulit. Alright, bye-bye!